Samantala, para maiwasan ang posibilidad na mahawaan sila ng COVID-19, imbis na personal na magpapakita o personal appearance, gusto nang gawing online ng IATF ang pag-aasikaso sa SSS pension ng mga senior citizen. Pero may ilang umalma rito. Balitang hatid ni Chino Gaston. Madiyagang pumipila sa SSS Diliman Branch sa Quezon City ang mga senior citizen para makuha ang mga pensyon o asikasunin ng iba pang mga dokumento. Ipinagbabawal ng SSS ang pagpunta ng mga senior citizen at mga buntis na walang appointment batay sa IATF protocol, maliban sa mga seniors na wala talagang ibang pwedeng umatupag o kumuha ng pensyon. Si Gloria Tasik halimbawa, galing pang Cavite para ayusin ang pensyon ng yumaong mister. Makakayanan pa naman sa minsan, pero sa commute lang, pagpo-commute, yun lang ang mahirap. Kasi malayo ako eh. Saan mo kayo? Sa Bacoor. Isa sa mga madaling makapitan ng virus ang mga senior citizen, lalong-lalo na yung may mga iniindang sakit. Kaya ang kagustuhan ng gobyerno, ilayo sila sa mga mahahabang pila gaya nito sa SSS branch sa Quezon City. Kaya para maiwasan ang personal appearance ng mga senior citizen, pinapabago na ng IATF ang requirement na ito. Inatasan ang mga relevant government agencies na mag-issue ng memorandum circular sa pagpapatupad nito sa 1 ng Marso. Pabor dito ang 70 anyos na dating OFW na si Enrique Gomez. Ang poproblemahin niya na lang daw. Maganda yun. Kaya lang karamihan din sa senior hindi marunong mag-computer. Di ba? Kailangan katulong ng mga anak ko, apo. Maganda rin daw pakinggan na online transactions na lang ang mga senior citizen. Pero hindi raw maganda ang karanasan ni Remya Rabang sa online transactions at verification sa banko. Pumunta kami rito kasi pag hindi kami pumunta, paano yung pension namin? Paano namin maayos? Online. Eh anong buwan na ngayon? Wala pa rin. Handa raw ipatupad ng SSS ang kautusan ng IATF. Marami ng services ng SSS ang naka-online na ang transaksyon, gaya ng loan facilities at application. Chino Gaston, GMA News.